Samantala, 15,000 tao po ang inaasahang bibisita ngayong undas sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Cebu, ang Carreta Catholic Cemetery. Naroon live si Jonathan Andal. Jonathan, marami na bang mga bumibisita dyan? Sa ngayon, Connie, ay kaunti pa lamang yung mga dumadalaw na dito sa sementeryong ito, yung Carreta Catholic Cemetery, na isa nga sa pinakamalaking sementeryo dito sa Cebu City. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon ngayon. Ito, maluwag pa ang sementeryo sa mga oras na ito, pati yung mga pasilyo ay maayos pa, nakakalakad yung mga tao. Sabi ng mga pulis, mamayang tanghali pa nila inaasahan ng dagsa ng mga tao rito. Sa kanilang taya, posible raw umabot ng hanggang 15,000 ang bibisita rito ngayong undas. Sabi ng mga pulis, ilang mga nag-overnight na rito. Pero lagi namang may natutulog sa sementeryo dito dahil may mga nakatira rito na 60 pamilya. Ang mga pulis 24 oras ring nakabantay dito. Maging ang mga nagtitinda, ang tig 20 pesos na bulaklak noong nakaraang araw, 40 pesos na ngayon. Paalala sa mga bibisita rito, bawal sa sementeryo ang mga baraha, mga gadget o equipment na lumilikha ng malakas na tunog, alak at mga baril at matatalim na bagay. Connie, pakita ko lang sa iyo itong tinatawag nilang pasuga dito sa Carreta Catholic Cemetery. Ang ibig sabihin ng pasuga sa Tagalog ay pailaw. Ang instead of kandila, ang ginagawa ng mga tao rito, bumibili sila ng bumbilya sa halagang 300 piso. Paiilawin yan buong gabi, pero pagdating ng liwanag ay papatayin naman daw. Yung mga yan ay papatayin din yung mga bumbilya na yan maya-maya lamang. Pero medyo delikado. Kasi sabi nung ilang nagbabantay rito ay kapag umuulan eh pumuputok-putok yung kuryente dyan. Sa mga bibisita naman dito, Connie, ay sa ngayon ay maaliwalas pa ang panahon dito sa may Carreta Catholic Cemetery sa Cebu City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal.